Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-vlog, boss idol, regular viewer, silent viewer, at kasama na rin po lahat ng mga OFW. Mayroon pa akong gagawing starter at L-pot to na 4HF1 ang makina. Bigla na lang pong umusok yung starter at titingnan ko po kung anong naging dahilan. Ito po yung una kong naging findings. Ito pong starter motor dito. Dito po nakasalpak at tinanggal ko na po siya. Una po, tubig po ang naging dahilan sa unang findings ko. Dito po tumutulo yung tubig galing dito sa ano na to, sa pinagkakargahan ng mga materials, at na-stack po yung tubig dyan. At pag dumami na po yung tubig dyan, dito na po ang bagsak sa ano na to, area na to. Saktong-sakto naman po, starter motor naman po ang na tutuluan niya. At ito na po yung naging actual na mga sira. Ito po yung nakita ko, yung solenoid switch. Sira po siya. Grounded na po siya. Hindi na po siya makapag tulak ng Bendix drive. So nagpabili na po ako ng bago. Ito po. So tubig po ang naging dahilan sa nakita kong ano na to. Mayroon po kasing ano to, o-ring na nakalagay dito. So hindi po nahibalik yung o-ring dito, nakaano dito sa cover na to. So nawawala po. So pag nagkaroon po ng ulan at tama-tama yung tubig naman na nasisintruhan siyang natutuluan, diretso po sa loob yung tubig. So na-stack up po yung loob ng starter motor, kaya nagkakaroon po ng short circuit at saka nagiging maganit po yung internal part ng starter. Kaya ganun po ang nangyayari. Hindi na po nakayanan ng solenoid switch yung pagpo-pause niya. So napipressure po siya, masusunog po yung rewind niya. So ito po ang naging dahilan. Armature po, okay naman po to, wala siyang problema. Chinek ko na to yung ano nito, wala siyang grounded. So wala po siyang problema. Itong commutator din po, nililis ko na rin. Wala siya naging problema. So, itong Bendix drive naman, wala po siya naging problema. Nagmo-move naman siya. So ito lang po, okay naman tong Bendix drive niya. Wala pong problema to. At itong mga carbon brush naman, okay naman po, nagmo-move siya. At nilinis ko na rin yung ano nito para yung play niya talagang wala siyang stock. Hindi siya nag-stock. Itong loob naman po, field niya, isa okay rin po. Wala siyang problema. Na-check ko na to. So ito lang pa naging problema, itong solenoid switch. Umusok po siya. So papalitan ko po to ng ito na po yung pampalit. At saka box relay na rin po, papalitan na rin yun kasi nababasa rin po yun. Pwede rin po maging dahilan na manggagaling doon ng problema na yun. So palit na rin po yung box relay na yun. Bali, nakakonect po kasi yung box relay na yun sa starting system. Yun na lang po, cleaning lang po. Wala na po akong ibang nakita at isasalpak ko, i-assemble ko na po ito. Pagkatapos isasalpak na doon para matistay. At para maiwasan pong pumasok yung tubig dito sa starter motor, maglalagay po ako ng sealant. Itong sealant po na to, ipapahid ko po dito sa ano na to, itong paikot na to, para wala pong papasok na
tubig. Kasi nawawala po yung ano rito, yung original na o-ring. So isa pong dahilan na pumasok yung tubig dito. So hindi po kailangan na pumasok yung tubig dito dahil pag na-trap po yung tubig, mag-i-stack up po itong mga carbon brass at magkakaroon ng kalawang. So maaari pong masira, maaari pong masira lahat yung mga panloob na to, itong armature na to. O, kaya po nasira na rin kagad itong, ano, itong solenoid piece. So isa rin po itong nakita kong pinagmulan, kung wala po siyang o-ring. Nawawala po yung o-ring dito. Nakikita niyo po may o-ring dapat to. Nung binuksan ko po, wala po siyang o-ring, kaya madali pong nakapag-penetrate yung tubig dito. So dapat po malagyan ng sealant yan. So, dahil nga po findings ko po na solenoid yung sira, so kailangan ko pong ma-confirm talaga po na siya talaga yung sira bago ko isalpak po yung armature. Kailangan po natin pagganahin siya nang wala pa yung armature. So ilalagay ko po yung negative power dito sa body at itong positive naman ikukunik ko pa na po siya ng direct. Aalamin po natin kung magpipitik ba talaga yung solenoid. Ito po. Kailangan po mag-pupush yung Bendix drive. Once na i-ano ko yung negative at saka positive, i-susupply ko po. Try po natin. Ayan po. Nakita nyo po. So sigurado po na buo talaga po yung inilagay nating solenoid switch. So bago po natin ilagay yung armature. O, ibang testing naman po yung pag may armature na siya, buong starter assembly na po yun, para malaman naman po na bago natin isalpak doon sa makina na buong-buo talaga yung starter na isinalpak. Ito po solenoid testing po to na nakalagay po sa housing ng starter, sa housing ng Bendix drive. So wala pong dahilan na hindi po siya gumagana. Yun, no? So paalala lang po pala, ang paglagay ng sealant, hindi po basta-basta maraming sealant po ang i-apply dito. Kung hindi, limitado lang po. Yung tama lang po na hindi makapasok yung tubig dito. Kasi ang body ground po, negative power ay galing po sa engine. So itong starter po, naka-attach po sa engine to. Kukuha po siya ng negative power doon sa engine. At yung engine naman, tatransfer dito yung negative power sa starter. So ang starter po ay nangangailangan po ng negative power at saka positive power bago po siya gumana. So baka kapusin po yung starter motor ng body ground. So kailangan po i-analyze din po natin yung paglagay natin ng sealant dito na para walang papasok na tubig. Lilimitahan po natin kasi ito po, itong mga carbon brass na to ay kailangan po niya ng negative power na galing dito sa starter. So ang starter naman ay nangangailangan galing sa engine. So bantayan po natin na baka mamaya kakapusin po siya ng ground. Limitado lang po ang paglagay dito. So, ito po kasi yung nakatat sa bell housing ng engine sa makina. Ito lang po ang nakatat. So lumalabas po yung body ground hanggang dito lang siya. Kasi ito po ang atat sa bell housing kung saan po yung clutch disc ay nandoon. Oh. Paano po kung sobra-sobra ang sealant na ilalagay dito? Di hanggang dito lang po ang ground na hanggang dito lang po, naka-cut off lang. So kasi nga maglalagay tayo ng sealant dito, kaya iingatan po natin na kailangan mayroon pong makakatawid dito na kuryente na negative power. So huwag po sobra-sobra ang paglagay.
para hindi po mahirapan din yung starter motor. Kanina po, nag-test po tayo ng without armature. Ito lang po ang mayroon, itong solenoid switch. So ngayon po, ititest naman po natin yung buong starter motor na po. Yung tutulak siya at iikot po yung Bendix drive. So, ito na po, testing natin. Lalagay po natin yung positive power dito sa main terminal ng solenoid. At i-connect po natin yung solenoid switch sa terminal dito din sa positive. Itong body ground naman po ididikit natin sa body ground ng itong negative power, ididikit po natin sa body ground ng starter motor. So iikot po siya at kasama na po yung pag-push ng solenoid switch para bago po natin nasalpak. Ganito po ang gagawin. Ayan po. Tunog dyan. Kanina. So ito po, ready for fixing na sa engine. Okay na po ito. Ready na po ito sa ano, kasi nagpo-pos na po ang Bendix drive. Okay na po, isasalpak ko na lang po ito. So, ayan na po yung starter motor. Nakasalpak na po. Ready for testing na po sa ignition switch. So, ngayon po ay maulan. Nakikita ko po dito ay talagang nasisentruhan po siya ng ulan. So, talagang dapat po talaga siyang lagyan ng sealant. Kung napapansin nyo po, pumapatak po nga yung tubig dito. So, napakahalaga po na malagyan siya ng sealant, kundi masisira po siya ulit. For testing na lang po ito, paandarin na lang kung okay na siya. So, pinalagyan ko po ng takip yung upper portion ng starter motor ng parang pinaka-rubber para wag po siya masentrohan ng ulan. At mayroon pa po siyang protection na sealant na inilagay ko. Kaya pwedeng hindi na po siya siguro maapektuhan ng tubig. Start! Sige, okay na po ito. Umi-start na po. I-arrange ko na pa lahat ng mga wiring. At tapos na po. Please like, subscribe na lang po sa inyong lahat. And hit notification bell. Yung hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na lang po. Maraming salamat po. God bless all.